Sulat galing kay Dunya Victorina. Salamat. Paano kung makasalubong ko ang kanyang asawa? Sino ang magiging padrino ko? Ang Cora? Si Kapitan Tiago? Nag-iisa ka? Nasaan si Don Santiago? Ganang umaga, Padre Salve. Sadyang malugod na binata si Ginoong Kristo mo, sapagkat nakatanggap ako ng sulat mula sa Maynila na siya ay napatawad na ng obispo. Ano ang sabi ni Padre Damaso? Si Padre Damaso ay tutol pa rin sapagkat ninong siya ni Maria Clara. Paano kung hindi siya mapatawad ni Padre Damaso? Ganoon, bahala na si Maria Clara. Si Padre Damaso ay kanyang kumpisor. Huwag kayong magtaka kung ngayon pa lang ay pinupuri ko na kayo. Sige, alis na ako. Saan ka galing? Nagalit ba sa akin si Maria Clara? Hindi ko alam. Gusto ko sana siyang makausap ng sarilihan. Sige, sasabihan ko si Maria Clara. Sige, alis na ako. Kita mo ba si Elias? Hindi. Ngunit siguradong kasama siya sapagkat minsan na nailigtas ni Ginoong Krisostomo ang kanyang buhay. Yan din ang dahilan kung bakit sumama ako sa kilusan. Kung ganun, kami naman ang lulusob sa kwartel. May sumusod sa akin. Baka gwardiya si Bill. Sige, magsiuwian na tayo. Sige. Nahuli yata ako nang dating. Anong ginagawa mo dito? Hinihintay ko ang ikawalo ng gabi upang makipaglaro ng baraha sa mga patay. Gayon din po ako. May dala akong baraha rito. May dala ba kayong baraha? Wala po. Hinihintay ko ang mga patay ang maglagay ng baraha. Paano kung hindi sila maglagay? O kung magagawa. Hindi maaaring maging sapilitan ang pagsusugal ng isang patay. May dala ba kayong sandata? Paano ka makikipaglaban sa kanila? Sa pamagitan ng suntok, ang patay ay hindi tumataya sa dalawang tao. Dalawa tayo ngayon. Hindi maaaring umalis ako dahil kailangan ko ang salapi. Mabuti pa ay magsugal na tayo. Sa kabayo ako. Huwi ko! Natalo ka! Ngayon ay iwanan niyo na ako upang maghanap buhay ako ng isa. Tinanggap na ni Alcalde ang aking pagbibitiw. Hindi ko alam kung nararapat ko kayong batiin. Higit na matatag ang kailangan upang mamuno sa digmaan. Anong magagawa ko kung walang pahintulot ang aking pinuno? Wala tayong magagawa kung matatakotin ang mga tao. Naniniwala kaya si Ginoong Ibarra sa ex-communion? Yan po ang inyong paniniwala. Ang pagdating sa karunungan ng kabataan ay nagbago na. Hindi na mapipigilan ng simbahan ang karunungang dala ng bagong kabihasnan. Ang mga binhi ay maliliit pa. Kung magtulong-tulong tayo ay mapaunlad natin ang mga fraile. Gusto mo bang uminom ng gamot? Hindi na kailangan ng gamot ang taong mamamatay na. Okay, alis na ako. Mga kambing mo ay sinira ang mga bakod ko. Kung sila ay magbabalik, sila ay aking papatayin. Mangyayari yan kung buhay ka pa bukas. Ano sa akala mo? Mapapatay ako ng taong iyan? Sinong tinutukoy mo? Sino pa? Kundi yung taong naghamon sa akin ng barilan. Hindi yan ang sadya ko dito. Kayong nabalitaan? Tinutuko mo ba si Elias? Nagtatago sa iyong sakristan mayor? Isang malaking panganib ang tinutukoy ko. Kung gayon, isabihin mo na. Magkakaroon ng isang malaking pag-aalsa. Sinong taong ulihin ko? Uminahon kayo. Padalhan ninyo ako ng 4 na gwardiya sibil upang magbantay sa daungan. Sige, hingi ako ng tulong sa ibang pangkat. Kailangang mag-ingat kayo upang sila ay mahuli. Kayong mag-alala. Sakaling maging obispo ka kung malaman nilang sa'yo nang galing ang babala. Kung ganon, nagkakaintindihan tayo.
Nasaan si Ibarra? Nandun po sa loob, Ginoo. Sige, papasok na ako. Ikaw pala, Elias. Sige, pasok ka. Anong sadya mo, Elias? Mahalagang pakay po ako sa inyo, Ginoo. Kailangan niyo ng ligpit ang lahat ng iyong gamit at tumakas kayo ngayon din. Ano? Natuklasan na magkaroon ng isang malaking pag-alsa at ang sabi kayo raw po ang nagbabayad sa ila. Diyos ko! Kailangan niyong makaligtas alang-alang sa bayan. Saan ako pupunta? Lugar sa Maynila o sa bahay ng isang makapangyarihan upang hindi nila masabing totoong may kinalaman kayo dito. Paano kung ako ang masuklong ng pag-alsa? Iisipin nilang kayo taksil. At ipinahin sila para mahuli. Ngunit anong gagawin ko? Sunugin ang kasulatan, tumakas at maghintay kung ano ang mangyayari. Si Maria Clara? Hindi. Mabuti pang mamatay na lang. Tulungan mo ako, Ginoo. Diyan nakatago ang mga kasulatan. Kilala mo ba ninyo si Lumpin? Siya ang lolo ko sa tuhod. Kayo ang itinuro sa akin ng Diyos para maghiganti. Tignan niyo po ako ng mabuti. Tignan niyong mukhang ito. Puno-puno ng pagtitiis samantalang kayo'y nabubuhay, umibig, may kayamanan, kinikilala, nabubuhay. Anong gagawin ko? Aalis din ang multo niyan. Nandiyan na siya. Naririnig mo ba? Anong nangyari? Padrikura, manahog ka. Wala nang panganib. May nangyari kaya sa Alperes? Napatay ata ang Alperes. Pusa sa mga kamay. Huwag niyong hayaang makatakas ang mga salarin. Huwag kayong mga tutulog, Kapitan. Ihanda ang aking pinakamabilis na kabayo at pagkatapos ay matulog na kayo. Susunod po, Ginoo. Sa ngala ng hari ng Espanya, buksan mo ang pinto. Lubas ka na ng bahay. Hinuli ka namin sa ngala ng hari. Bakit? Sa kwartel lang magtanong. Ayun na. Mabuti at dumating na kayo. Nasaan ang mga bihag? Inilabas na sa mga bilangguan. Labas ang mga bihag! Kanang tumangkang tumakas. Lord! Ang isang ito, siya ang nagtulong sa kanyang mga kasamahan upang makatakas. Ikaw, anong pangalan mo? Tarsilo Alasigad po. Ano ang ipinangako ni Ibarra para salakayin ang quarter kagabi? Wala po siyang kinalaman dito. Huwag kang magkaila. Siya ang dahilan kung bakit kayo lumusog kagabi. Huwag kang magkaila. Nakikilala mo ba sila? Tingin niyo na lang ako! Ilabas ang susunod na bihag! Lord! Anong pangalan mo? Andong Loko-Loko po. Sinong nag-utos sa'yo na manalakay kagabi? Anong pagsalakay ang sinasabi mo? Pasok yan sa pitan! Tiyo! Lakad! Ilisan! Tulong! Namatay na si Tasio! Resusto mo? Ikaw ba yan? Oo, ako nga.
Sa bangkay ng aking ina ay nangangako akong paliligayahin kita. Bagamat ikaw ay hindi tumupad sa ating sumpaan, palalayain na kita. Natuklasan ko ang aking tunay na pagkatao, nang aking tunay na ama ay si Padre Damaso. Kaya hindi ako maaaring magpakasal sa iyo. Maria, isa kang anghel. Masaya akong marinig na pinaniniwalaan mo na ako. Ikakasal ka na? Oo, yun ang gusto ng kinikilala kong ama. Anong ibig mong mangyari? Madilim ang hinaharap, ngunit gusto kong malaman mo na minsan lamang ako umibig, at hindi na ito maaangkinin mo man. Ano ang mangyayari sa iyo? Tumakas lamang ako, Maria. Paalam ka, susto mo. Ihahatid ko ang inyong salapin doon sa Mandaluyong para magamit mo yun sa pangingibang bansa mo. Pangingibang bansa? Sa ibang bansa, mabubuhay ka ng tahimik. Pag-iisipan ko muna ng mabuti. Tago ka, Ibarra. Saan ka galing? Nirasyonan ko ng damo ang kura doon sa Maynila. Sige, maaari ka nang magpatuloy. Huwag ka lang magsasakay ng kahit ano dahil maraming nakatakas na bihag. Alis na ako. Kumusta ka? Maria Clara? Sino? Ako? Nandito ako para masaksihan ang kasal mo. May sakit ka naman ba, anak? Bakit namumutlak ka? Wala ka bang tiwala sa akin na ama mo? Tulungan ninyo akong sirain ang kasunduan ng aking pakikipag-isang dibdib. Wala na si Krisosto mo. Wala nang dahilan para ako'y magtiis. Ganyan mo siya iniibig? Ikaw ang tanging kaligayahan ko, Maria. Ngayong wala na si Krisosto mo, ibig kong magmungha. Magmungha? Hindi mo alam ang sinasabi mo, anak. Maraming misteryo sa loob ng kumbento. Ang kumbento o ang kamatayan? Gawin mo ang ibig mo. Huwag ka lang mamatay. Diyos ko, ako lang ang parusahan niyo. Huwag lang ang aking anak. Basilio! Huwag ka munang umalis ng bahay, may sugat ka pa. Pasko ngayon, hinahanap na ako ng aking ina. Sige, maaari ka nang umalis. Nandito po ba ang aking ina? Wala ang ina mo rito. Nasaan po siya? Di ko alam, balita ko'y nababaliw na siya. Ina! Ako po ito, si Basilio! Ina! 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 Sino yung babaeng yan? Siya ang aking ina. Nasugatan ako at may dalawang araw na akong hindi kumakain o umiinuman. Pakinggan mo ang aking sasabihin. Hindi magtatagal ay mamamatay na rin ako. Nugon mo ang aming bangkay, ang iyong ina. Kung walang darating na sinuman, ukayin mo ang gintong ibinaon ko. Ariin mong iyon at gamitin mo sa pag-aaral. Susundin ko ang iyong inuutos. Mamamatay akong hindi ko man lamang nasilayan ang ningning ng bukang liwayway ng aking inang bayan. Kayong mapapalad na makakakita, batiin ninyo siya at huwag kalimutan
ang mga nalugmok at nasawi sa dilim ng gabi. Nagbago na, nawalan na nang sigla ang iyong mga mata. Masusunod po, Ginoo. Pa. 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 Nga, nikataw. Pinilang kayo ay taksil. Meron na bang iba? Tignan niyo po ako ng mabuti. Tignan niyong mukhang ito. Ay, tignan niyong mukhang ito. Punupuno ng pagtitiis samantalang kayo ay nabubuhay. Tignan niyong mukhang ito. Punupuno ng pagtitiis samantalang kayo ay nabubuhay. Umibig, may kayamanan, kinikilala, na mabubuhay. Pangatulisan! Pangatulisan! Ang tanaw siya. Sa mga yan, huwag nyo ngayon makatakas sa mga saralin. Saralin. Rings! Saan ang mga bihag? Wala pa yung sultada. Susunod na bihag! Litsik! Iwanan niya na ako. Gawin mo ang ibig mo. Huwag ka lang mamamatay. Magbunga, hindi mo sinasabi. Tulungan ninyo akong sirain Sa tindahan ng mga bahay.
kita ka. Ay, Clara. Kumusta ka, Maria Clara? Kumusta ka, Maria Clara? Isang taong itinuturing na kaaway ng lahat. Iyag sumpay, wag ikaw. Dapat kayo kwan. Sumpay, tara. Basar bitaw. Sakali, bro. Isang taong itinuturing na kaaway ng lahat. Makita. Bagamat ikaw ay hindi tumupad sa ating tumpaan, palalayain na kita, pahayag ni O, tila mo